Bakbakang Kulazo versus Diagan, panalo ng Pinoy, latest swing rankings, banta ni Acero and other boxing updates. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kadwelo, pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa ating munting sports channel. Maraming salamat po. Ayon po sa kampo mga kadwelo ng former title contender who will be fighting for the WBC bantamweight title eliminator bukas, ating kababayan Vincent Acero Astrolabio, ayaw pong paabutin ng desisyon ni Acero ang laban against former title challenger Thai Nawafun Kaykana. As in, may kakatayin daw bukas sa Thailand. Ibinunyag din po nila na a day before the weigh-in, pasok na sa timbang si Astrolabio, just a bit under the 118-pound bantamweight limit. Handa na raw si Acero sumabak ulit sa world title shot against current WBC bantamweight champion Mexican Alejandro Santiago. Labang, easy lang din maikasa dahil parehong connected ang dalawa kay MP Promotions President Sean Gibbons. Pero of course, sa ngayon, kailangan munang dispatchahin ni Acero ang task in front of him upang makabalik siya sa title contention sa bantamweight division. Speaking of bantamweight division mga kadwelo, naglabas po ang The Ring ng kanilang latest 118-pound rankings kung saan ang numero uno ngayon ay ang current WBO bantamweight champion Australian Jason Mayhem Maloney. Sobrang saya naman po ni Maloney mga kadwelo na masungkit ang unang pwesto. Second naman na nakaranggo ay ang kakapanalo lang ng IBF bantamweight title na si Emmanuel Rodriguez. Top 3 naman si Santiago na again hawak ang WBC belt. According sa The Ring, a unification daw with fellow PBC fighter Rodriguez would be fun para kay Santiago. Top 4 po ay ang kapatid ni former world champion Gary Russell na si Gary Antonio Russell. Despite naman sa talo ay present pa rin sa listahan at 5th spot ang isa pa nating pambato, former 4 division world champion, future Hall of Famer, ngunito the Filipino Flash Dunaire na ayon sa The Ring has a tough choice to make whether lalaban pa or magretiro na. Sunod po sa kanya top 6 ay si Astrolabio. Kinumento po ng The Ring kay Acero na he will have the chance daw to re-establish himself sa laban nito ngayon after losing to Maloney last time. Top 7 ang former 2 division world champion Paul Babyface Assassin Butler, who wants to make another title run after winning his comeback fight via first round knockout. Number 8 naman ay ang Hapon na si Ryosuke Nishida. Number 9 ay ang current WBA bantamweight champion Takuma Inoue. At top 10 ay isa pang Hapon na si Keita Kurihara. Sa prestihiyosong listahang ito mga kadwelo ay susubukan namang pumasok ng ating mga kababayan na sina former longtime super flyweight world champion Jerwin Pitiboy Angkahas, who as per previous reports will be fighting Takuma Inoue raw sa Nobyembre, as well as former two-time title contender Jonas Jack Masultan, who will battle Frank Gonzalez daw sa Setyembre. Samantala, handa na raw pong magpasiklab mga kadwelo sa Puerto Rico ang lalaban din doon sa Agosto 26, ang binansagang upset specialist, ating kababayan, Hellboy, Garin Diagan, who will be fighting current WBO minimum weight champion Oscar Culazo, whose last outing was a TKO win over sa isa pa nating pambato, former world champion Melvin Gringo Jerusalem. Habang ginagawa ang content na to ay kakatapos lang po ng kanilang final press conference mga kadwelo. Ilang beses na rin po silang nagka-face off after Team Diagan's arrival sa Puerto Rico. It will be a huge upset para sa atin ito mga kadwelo if masilat po ang undefeated na bata ng Golden Boy Promotions at Miguel Cotto Promotions na si defending champion Oscar Culazo. Birada ng ating pambato, magaling at matibay daw si Culazo, pero he will do his best, as in sisikapin niya raw talagang manalo. Makikita raw ng mga tao ang tunay na Garin Diagan sa bakbakang ito where he aims to be the new WBO minimum weight world champion. Speaking of being a world champion mga kadwelo, good news po na naging first ever Filipino world grappling champion ang ating kababayan na si Fiery Afan.
Persiag Sports Network, Digapurito, tinalo ng 19-year-old na si Fieri Afan si Ethan Sebastian Forez ng France sa score na 15-4 sa finals ng Men's Under-20 Grappling 71kg ng United World Wrestling World Grappling Championships para sa ginto at maging kauna-unahang World Grappling Champion ng bansa. Sunod na lalaban si Fieri sa 2023 World Combat Games na gaganapin sa October. Congratulations at mabuhay ka, Fieri Afan!